Mayroon umanong nagaganap ngayong araw na delikado at dapat mawarningan ang bawat isa sa atin mga sangkay. Ano ito? Yan po ang ating aalamin ngayon. So mga sangkay, ginawa ko itong vlog na to para po itong video para maging warning sa bawat Pilipino mga sangkay na mayroon pong delikadong nagaganap no ngayong araw mismo. Ngayong araw, alam nyo kung ano? Ito po yun mga sangkay. Ayan, nakita nyo yung post ni Kuya Kim Atienza? Yan po, pero bago natin pag-usapan yan, pakicheck po muna mga sangkay sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe. At kung hindi pa, pindutin nyo lamang po ang subscribe button. Okay, nasa baba po yan, makikita nyo po. Subscribe, pindutin nyo po yun, tapos pindutin nyo po yung bell, tapos pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, pindutin nyo po sa ibaba ang subscribe, pindutin ang bell, at pindutin nyo po yung all. So ito mga sangkay, pag-usapan po natin ito dahil maraming post ngayon o nagkalat po ang mga balita tungkol po dito. Dito daw po sa Metro Manila, aabot sa 50 degrees Celsius ang init ng panahon. Kaya ang paalala po ni Kuya Kim ay mag-iingat po ang lahat. Mga sangkay, at nakakapag-alala din, no? And I hope na lahat po malaman, maintindihan na delikado ang sitwasyon ngayon, mga sangkay, dahil nga po mainit ang panahon. At hindi lamang po ito sa Pilipinas, hindi lamang po ito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa o sa ating buong area ng Pilipinas, talagang mainit ngayong araw. Kaya nga lang, ang Metro Manila, mga sangkay, ang mas mainit, imagine ninyo yan, no? 50 degrees. So marami pong balitan niyan mga sangkay, kagaya po nito, State Weather Bureau, PAGASA has reported temperatures are expected to reach 50 to 56 degrees Celsius in some areas of the country. Pambihira, hindi lang pala 50, pwede pang umabot ng 56. So ganun po katindi mga sangkay dahil nga po maliban sa climate change given mga sangkay, ay meron pa po banta ng El Nino. Mukhang hindi ko alam kung ito na po yun. Pero ang sabi mga sangkay, papasok pa lamang. Pero, naku, pansin na po natin mga sangkay itong nangyayari ngayon. Na mainit na po talaga. So ito yung balita mga sangkay. Tingnan po natin. QC heat index could hit dangerous levels today. So ito na nga. Okay. Lahat po, buong Pilipinas, mainit mga sangkay today ha, kaya naman mag-iingat po ang lahat. Kaya nga lang, sa Metro Manila, mga sangkay, mukhang mas malala po ang init. Kasi maliban po sa ano dito, polluted po talaga yung lugar. At napakainit po ng Metro Manila, mga sangkay. Kaya maswerte po yung mga nasa probinsya lang. Kasi may mga punong kahoy, yun po yung nakakamiss, no? Sabi po dito, the heat index in Quezon City will likely reach 50 degrees Celsius today, Saturday, the highest since the start of summer. The Philippine Geophysical and Astronomical Services Administration said on Friday. Ayon po sa PAGASA, abot na po sa 50 Celsius will be the highest in its 5-day heat index monitoring that began last April 21. Mm-hmm. So ayun mga sangkay, mukhang titindi po ang kalagayan ngayon. Nakakamiss po yung probinsya mga sangkay na kung saan may masisilungan doon. Alam nyo doon sa amin, kung mainit ang panahon, kung hindi kaya, pupunta lamang po ako sa mga kamag-anak ko na may mga puno-puno yung lugar. Doon po ako tatambay mga sangkay. May mga duyan-duyan pa, di ba? Tapos kung hindi naman, kung gusto mo magtampisaw, pumunta kang ilog. Ganun po yung ginagawa ko doon, mga sangkay. Pero dito sa Metro Manila, Diyos mio, magtago. Kaya nga lang, hindi naman pwedeng hindi magtrabaho yung iba, di ba? So kawawa po dito yung mga nagtatrabaho, kaya ingat po talaga. Ito, may advice po dito kung paano po natin maiingatan ang mga sarili natin. Ito, sa mga nagwo-work ha. Ayan po, tips para iwas heat stroke. Nako, ito po yung ngayon, itong heat stroke na to dahil nga po sa init ng panahon.
Ito po yung nauuso ngayon, kaya mag-iingat po. Ayan po, lalo na si ano, si Tito Justin diyan. Sana mapanood mo 'to, mag-iingat ka. Magdala ka ng tubig lagi. O lahat po kayo magdala ng tubig. Ayan po. Nakalagay po dito tips para iwas heat stroke. Uminom ng tubig, number one mga sangkay. O ngayong araw ha, simula ngayong araw. Dapat nga ano eh, lagi kayong may dalang tubig, lalong-lalo na po sa mga bikers, sa mga nagmumotor, sa mga nagbabayahin ng jeep, o lahat yung mga pumupunta din sa ano, asakahan o kung saan pang ano mga pagtatrabaho. Magdala kayo ng tubig para iwas heat stroke. Ito pa. Iwasan ng kape at alak. Diyos miyo marimar ang mga mahihilig magkape dyan at mahihilig sa alak. Mahilig pa naman ako sa kape, pero hindi ako mahilig sa alak kasi wala naman ako bisyo eh. Iwasan ang kape at alak. Ito po yung advice. So I hope na iwasan muna natin ha, yung mga tambay dyan na mahilig lumaklak. Tambay lang muna, wala munang laklak. Kung gusto nyo pang mabuhay, ayan po. Mahalagang paalala ito, mahalagang warning sa lahat ng Pilipino. O ito pa, pagdating sa damit, manipis o komportabling damit ang gamitin. O, wag yung jacket ba? Yung mga Pilipino pa naman, kahit mainit ang panahon, nagja-jacket, di ba? Only in the Philippines eh. Init-init ang panahon, may naka-jacket, namamasyal. Diyos mio, marimar naman. O manipis lang at komportable yung damit. Huwag naman yung kita yung ano, sa mga babae, huwag yung ano ha, kita na yung, alam nyo naman sa ating bansa. O ito pa, gumamit ng payong, sombrero at sunblock. Okay, yan po yung mga advice. Para po maintindihan, lalong-lalo na po sa mga babae dyan, yung mga nagpapaano ng kutis, ayaw masunog, o mag-sunblock kayo. Gumamit ang payong ha, gumamit ang sombrero. Diyos mio, marimar naman tong panahon natin ngayon, no? O ito pa, last. Umiwas sa pagbibilad. O yung mga nagbibilad ba? Tingin ko naman walang magbibilad ngayon dahil nga po mainit ang panahon. So, iwasan po yan mga sangkay. O ito pa mga sangkay, paalala. Mahalagang paalala, inaasahan po na ang heat index sa Metro Manila ngayong araw ng Sabado, April 22 ay aabot sa taas na 50 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po ang lahat na mag-iingat at palagi ang uminom ng tubig, at kung hindi maiwasang lumabas ng bahay dahil sa trabaho, gumamit o magsuot ng mga pananggalang laban sa matinding sikat ng araw o init ng panahon. Kung kaya po ay manatili sa loob ng bahay, bantayan din po ang mga appliances na hindi mag-overheat na maaaring pagsimula ng sunog. Very good. Magandang paalala to mga sangkay, no? Ayan po, bantayan po yung mga appliances, yung mga alam niyo, electric fan, yung mga nakasaksak dyan. Pag alam nyo mag-overheat, tanggalin nyo. Delikado po yan. Naalala ko mga sangkay, dito sa bahay may electric fan akong hindi na napatay. Pagkagising ko, buti na lang naabutan ko pa. Amoy ano na? Amoy nangangamoy na eh. Buti na bunot ka agad. So ganun po, kailangan po maging maingat po tayo. Doble ingat po mga sangkay. So, hindi po ito biro. Ayon nga po sa, eto nga po, binalita po ito sa Manila Times. Sinabi lamang po dito, QC or Metro Manila. Pero, alam nyo, buong Pilipinas po ito, mainit po ngayong araw, mga sangkay. Ayan o, dangerous level today. Kaya, mag-iingat po ang lahat, lalong-lalo na po yung mga nagwo-work. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila dahil pwede pong umabot umano sa, Diyos mio, 50. Ay nako, ito na mga sangkay. Mainit na po ang panahon at sana po maging safe kayo. Huwag kalimutan mag-pray habang papasok sa inyong mga work ngayon. O kung nasa trabaho naman kayo, mas mabuti konting prayer para ligtas kayo sa kung anumang pwedeng mangyari na hindi maganda. So ngayon, ano po ang inyong komento tungkol po dito sa napag-usapan po natin? Ayan po yung paalala po ni Kuya Kim. Okay, ano po ang inyong komento? I-comment nyo po sa ibaba, libre po yan. At ngayon mga sangkay, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Marami na pong solid sangkay na narito, at baka ikaw na lang ang wala pa. So ano pang hinihintay mo?
Ngayon, hanapin mo lamang po itong Sangkay Revelation at kapag nakita mo na, pindutin mo po yung subscribe, pindutin ang bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe, click the bell and click all. Ganun lamang, kasimple. So ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.